tumatakbo? Oo, yun yung tumatakbo. Kandidato yun, oh. Mm. Sandali. Long Mia! Oo, oh, sandali. Mali yung sinabi niya. Yan ang tumatakbo? Aya! Simple lang ho, no? Hindi po sila sumunod sa mga patakaran, guidelines or protocols po ng aming probinsya. Kasi ho, pag may mga bisita po na galing labas po ng Ilocosur, lalong-lalong na po pag NCR, meron po tayong iniingi na travel authority, health certificate, at saka yung rason po ng pagbisita po nila sa aming probinsya. Okay. Wala pong documents. So, nakalusot po sa aming border. Kaya, doon po nangyari na na-hold po sila for violation of our, yung mga ordinansa po namin. Oo. Ibig sabihin, sila po ay nakalusot po ba? Or ano po ba? Sila po ay na-flag down po, no? Ano ba? Nakakulong ba ho ba sila, sir? Ang istorya po dyan, kasi nung July 11, ang lahat po ng borders po namin, lahat po ng checkpoint namin, meron po kaming logbook. So, okay. Nung July 11, mga 4:30 in the morning, nakarating po sila sa Tagudin border po namin, that's La Union and Ilocosur border. Mm-hmm. So, pumasok po sila ng mga 4:30 a.m., at sabi, pass survey lang po, no? Dadaan lang daw po ng Ilocosur, papunta po ng Abra. Okay. So by 6 a.m., nakarating na po sila ng border ng Ilocosur at Abra, which is yung Narvacan border po namin, at pumasok na po sila ng Abra. Opo. Ngayon, nung July 12, around mga 7 a.m., nandun na sila ulit sa border po namin ng Abra at Ilocosur, yung Narvacan na checkpoint po namin. At okay. Sabi ho, babalik na po ng Manila. So passerby ho, at ganun lang naman po, no? Ang ibig po sabihin ng passerby ay dadaan ka lang, no? Hindi ka pwedeng pumunta dito, pamasyal doon, kung ano man. Dadaan ka lang po ng aming probinsya. Mm-hmm. Pero ang problema ho, wala po kaming record na naka-exit po sila ng Tagudin. Kasi by July 18 ho, mga 9 to 10 a.m., papasok naman po sila ng Ilocosur. Okay, at anong pong rason kung bakit gusto ninyo po i-deklara ho silang persona ng grata? Just because of hindi ho sila napakita ho ng mga dokumento po bago? Well, isa po yun dahil hindi po sila nakipag-coordinate at na-report po sa akin, medyo hindi po maganda yung asta nila at kooperasyon doon po sa aming border. Kasi iniingat po sila ng mga detalye, medyo hindi po yata maganda yung pagsasalita nila sa ating mga frontliners. Kaya ganun ho ang naging decision po natin. Kasi kami naman po ay ginagawa lang namin yung trabaho namin to keep our community safe. Pero pag may pumapasok po na ganyan, sana magtulungan po tayo. Ipakita niyo po yung mga requirements. Kasi requirement rin po yan para umalis ng Manila. Requirement po yan para matignan po namin dito sa saan po tayo pupunta. So pati po yung nag-invite, kasi ang ginawa po nila dito is parang nag-perform. Meron po kasi isang yung nag-invite po sa kanila, si Romel Reyes, may wedding anniversary at house blessing po sila. Yun na yung pinapainvestigahan ko rin po kasi hindi po rin po sila nakipag-coordinate sa LGU. Yung pong Romel Reyes po ay taga Ilocosur po ba, Governor? Yes, sir. Taga dito po sa amin. Yan po yung nasa report po. No? Yan po yung nasa bladder ang nag-invita po sa kanila. At yan rin po ang nakalagay na pangalan ng report ng Municipal Health Officer. Mm-hmm. At dito po sa kanila pong ginawa at pinanggit nga ho ninyo, Governor, na medyo iba yung asta ho nila. Ano ba ho? Anong ibig sabihin, no? Kinagalitan ba ho nila yung mga nasa checkpoint po ba, sir? Well, ang report po sa akin is na wala naman po ako doon. Nareport lang po sa akin ng ating mga frontliners. Parang ayaw po magkag-coordinate. Kasi iningat po ng detalye, mga requirements, mga papeles, mga dokumento. Eh, wala naman po may makita. Opo. Doon po sa nag-impita ko sa kanila, yung po ba si Romel Reyes yung po ba ay meron po nga kakibat po na sanction po dito, sir? Yan po ang iniimbestigat po ngayon. No? Tinitingnan po namin yung mga ordinansa,
kung ano po yung mga violations na ginawa po nila. So hanggang ngayon po, ongoing po investigation. Kasi pati yung borders po, pinapa-investigan ko kasi paano po nakalusot. So kinakausap po namin yung mga PNP, yung aming PDRRMC, lahat po nang naka-assign po doon sa checkpoint ay iniimbestigan po ngayon. Opo. Gob, ang alam ko po, ang inyong pong lalawigan ay COVID-free. Kaya ganun na lang siguro po ang inyong pong pag-iingat po, Governor, no? Sorry sir, hindi na po kasi kami COVID-free. Actually, meron na po kaming dalawang active cases po ngayon dito sa Ilocosur. Kahapon lang ho, nag-positive po yung 8th case po namin. Kaya medyo mahigpit po ang aming mga protocols at guidelines. Kahit man po noon, kahit COVID-free po kami, hanggang ngayon po na may positive na po kami, mas lalo po nahinigpitan po namin ang aming mga control ng mga borders. Naku, kaya pala siguro ganun na lang po yung inyong po pag-aalala ho, Governor, no? Na talagang dapat talagang sundin kung ano man mo yung pinatutupad doon ninyong maigpit na ano dyan, na mga protocols or guidelines po, Gov, no? Yes, sir. Kasi yun nga ho, medyo mahirap po yung kalaban po natin. Hindi po natin nakikita. Ang masama po dito, halos po lahat ng cases po namin ay galing po ng outside ng Ilocosur. Wala pa po kaming local transmission. Kaya yun po ang iniiwasan namin. Kaya pag may pumapasok po dito, kailangan po may bit ng aming mga protocols para po maiwasan yung paghawa nga po ng itong virus. Kaya po medyo masama yung loob po namin. Dahil hindi naman po orket artista or ano man po, no, wag naman po tayo magpa-VIP treatment. So hindi na lang po natin kung ano yung patakaran ng isang lugar na pupuntahan niyo po. Opo. By the way, hindi natin nabanggit. Pwede ba ko ninyo sabihin kung sino po itong tatlong artista po, sir? Yes, sir. Yung one is si Mr. Long Mejia, si Mr. Tagul, at saka si Mr. Jim Padilla. Opo. Mga kilala po mga komedyante po dyan, hindi kayo nagpapatawa lang ako sila ano pumasok po sa inyong lugar, sir. Sana, sir, pero ang laban po natin ng COVID ay medyo seryoso. Kaya talagang mahigpit po kami dito sa Ilocosur kasi iniiwasan po talaga namin yung...